bias para sa inyo? Anti-Marcos. Ano ibig sabihin ng bias? Anti-Marcos. Tay-tay dyan. Sabi ko nga eh. Ang lupit. Alam mo, this only shows na talagang yung uniteam nila ay not really uniteam. Dapat sana man lang ha. Okay, kunwari ako kandidato. Ano ibig mo sabihin ng bias? Bakit mo sasabihin kaagad yung ibang tao ng bias? Dapat ang sabihin mo, hindi ka nakapunta doon dahil may dahilan ka, may iba kang dahilan. Hindi bias. Actually, yan nga yung sinabi ng isa sa mga host ng Karambole. Nagulat ako ha. Alam ko mga loyalista yun eh. Mali daw yung sinabi na bias. Dapat hindi daw sinasabi yun. Kasi ang pangit nun eh. Basta anti sa'yo, ibig sabihin, yung hindi sa'yo gusto, tatawagin mo na kagad bias. Ang lupit. Parang ang dating, masama na kagad. Hindi ba pwedeng, hindi ka lang type? Kasi di ba, eto ah, walang biro. Si Isko, pag tinanong, di ba, lahat, kukumbinsihin natin. Oh. Sa katunayan, sinabi niya nga sa akin eh, oh, ikaw nga, hindi ka pa, hindi paano, kukumbinsihin ka pa kita. Ganun dapat. Yun ang natawag na may inclusive. Hindi ka exclusive. Eh eto, ano anti-Marcos? Bias. Kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, for whatever, basta kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin, mahahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako. I'm not sure. Di ako sure doon, di ako sure. Ito ha, yun na sinasabi niya sa salin. Kesyo, kung kalaban daw, hihingin yung salin, so ayan na naman siya. Parang hindi siya ready ibigay. Parang ganun ang dating, di ba? Pagkakalaban, hahanapan at hahanapan ng butas yung salin mo. Di ako sure. Bakit? Halimbawa, kay Mocha, nagpapasa naman siya ng salin. Kahit may kalaban eh. Pag tinignan yung salin, nga. As in, nga. Parang matutulala sila. Anong negative 500,000? May utang pa kung malinis. At malinis na malinis na malinis. Bakit hindi ipakita? Kasimpleng ganun, kasimple lang eh. Eh ano ngayon? Halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Milyonaryo ka o bilyonaryo ka. Wala problema doon. Kung bilyonaryo ka, kasalanan naman maging mayaman. Hindi naman kasalanan maging mayaman. Pero ngunit na tapat subalit, kung bilyonaryo ka ngayon, tapos umangat ng mga ilang bilyon pa nung naging ikaw ay naging presidente, yun, questionable yun. Diba? So kung wala namang itinatago, sa tingin ko, akin lang ho ito, hindi pa rin ho tamang rason ho yun. Sa akin lang ho ha, sa akin lang. Napakahalaga po nito, gawa po ng hindi natin alam sa bawat individual anong oras tayo aabutan ng kamatayan. Eh kung halimbawang ako inabutan ng kamatayan dito at wala pa itong Muslim cemetery na to, sa palagay nyo, saan ako ililive eh? Eh kinakailangan ating katawan nagmula sa lupa, bumalik muli sa lupa. Papasalamat kami sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kay Mayor Isko Moreno, isa pong taus-pusong pasasalamat sa kanyang kabutihang nagawa sa mga Muslim. Tignan mo yan ha, isa kong Muslim na nagsasabing sa ilang henerasyon sa Maynila, wala hong nakagawa ng ganyan. Sabi ko nga eh, oo, maraming mistake si Isko. Marami akong hindi nagustuhan sa kanya noon. Sa katunayan, yung sasagot niya ngayon, meron ako mga hindi nagustuhan doon. Although maganda naman sinabi niya kay Pangulong Duterte. Pero meron din ako mga hindi nagustuhan. Marami, kasi hindi naman o perfecto yan. Pero, whether you like it or not, sumasampal po sa atin yung ginawa ng mama. Ang Channel 2 frequency ay gagamitin na ng Advanced Media Broadcasting System or AMBS. Hindi na, mali ho kayo, hindi ho Kamelya. Kapamelya. Bago na ho, may bago na ho, ABS-CBN. Kapamelya. O ganun, iniloko nyo eh. Hindi, at least nakuha na, nakakatuwa to, nakuha na. Hindi na mababalik si ABS-CBN. Linawin natin ha, hindi sasakupin ni Villar yung ano ha, yung ABS-CBN ha. Hindi ho siya papasok dyan, siya na may-ari. Hindi ganun. Ang gagawin, yung frequency lang. Magtatayo ng sarili dyan sa kamelya. Eh, pero ako, medyo hanga ako dyan sa mga Villar, walang biro. Hanga ako dyan. I mean, kita nyo naman, may pangalan yung kanyang ama, si Manny Villar. Kilala naman ho natin yun. Senator Manny Villar, di ba? Kilala naman ho natin yun. Naging speaker din yung kanyang si Manny Villar. May pangalan na ho yun, tumakbong presidente. Pero yung anak niyang si Mark Villar, gumawa ho ng sariling pangalan. Hindi ho umangkla sa pangalan ng kanyang ama. Sa katunayan nga eh, dito nga ako believe eh, yung accomplishment ng tatay niya, yung kasikatan ng tatay niya, eh hindi mo masasabing, ah si Mark Villar, sinakyan lang yung tatay niya. Hindi. Si Mark Villar talagang may nagawa sa DPWH, di ba? Talagang merong nagawa. Hindi siya sumakay. Hindi siya umangkla. When you do that in multiple, hindi ka magsabi ng totoo, you deprive your countrymen the others na hindi pa sa isang bakuna na maibigay doon sa kapwa mong tao.
pag masyado kayo na mayroong iba, may second, third, fourth, fifth, hindi naman kailangan. And it does not add really to the full protection of your body. Ito ang bahagi ng kumakalat na video clip ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa COVID-19 vaccine. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo noon pang September 30, 2021. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa panahong nasa 21 milyon pa lang ang fully vaccinated sa bansa at prioridad pa noon na mapaigting ang COVID-19 vaccination. Yan. Ito yung panahon na sinasabi ni Pangulong Duterte na wag na muna kayong, kasi meron nababalitaan si Pangulong Duterte, may nananamantala na iilan na hindi pa nga nababakunahan ng lahat ng mga kababayan natin. Ibig sabihin, konti pa yung nagkakaroon ng 2 shot. Eh meron ng mga kababayan nating nagpapalusot at ang ginagawa nila, naalala nyo yung binabalita noon, hindi niya pinresinta yung kanyang vaccine card. Sinabi niyang nagpabakuna siya uli. Siguro nakita niya yon, may mga nagpapabakuna na nananamantala at hindi pinapakita na nakadalawang dose na. So kaya niya sinabi ito. Si Mayor Isko, bakit hindi dapat namin imbo? Hindi klaro yung paninindigan sa maraming bagay. Hindi daw klaro. Alam mo kung bakit. Kasi talagang nung time pala na miniting nito ni Robredo, si Lacson at saka to si Isko at saka si Pacquiao, ang akala nila nung una, which is ito rin naman yung sinabi nilang pagpapaliwanag in public. Kaklaruhin ko lang. Ang akala nila nung una daw, it was really meant for uniting. So magsasama-sama sila para i-unite, tapos mamimili sila kung sino yung tatakbo para sa kanila. Yung pala, kinukumbince lang silang maging vice ni Robredo. Siyempre, magiging iba-iba ang desisyon niyan. Eh kung ikaw ang gulo-gulo mo, di nagtutugma yung sinasabi ni Robredo public at saka yung sinasabi sa kanila. Tapos, sinigundahan din siya ni Lacson. So ibig sabihin, totoo talaga na si Robredo, medyo ang feeling niya talaga, siya ang karapat dapat. More than any one of them. Hindi ako kulang sa on the ground, sabi ni Lacson. Hindi lang talaga ako maepal tuwing magbibigay ng tulong sa mga kalamidad man o sa mga individual na tulong. Lacson spurns Robredo. Maraming salita, kulang sa gawa, remark. Hindi lang ako maepal. Kaya ang tanong dito, parang ang dating, tinatanong tuloy ng mga netizen, so ibig bang sabihin, Lacson, si Robredo maepal? Hindi, totoo naman, may punto na alam naman natin, si Robredo, ultimong coordination lamang doon sa mga AFP, di ba, kunwari may rescue, coordination, yun pa lang, tinitweet niya na. Para sabihin na siya yung magaling at siya yung nauuna. Tapos sasabihin ng mga followers ni Robredo na kesyo si Pangulong Duterte natutulog. So alam mo na kagad yung style Ano style nila? Kahit wala pa siya doon sa area, magtitweet na siya, I coordinated with AFP. Tapos bigla maglalabas na Duterte tulog o ganon. Pero ang totoo, wala naman Anong coordinate mo? Even before you coordinate, once may matinding pangyayaring ganyan, nauuna naman talaga ang mga kasundaluhan natin sa rescue. Meron kasing nag-post dito, walang kwentang batas kung hindi naman papatupad ng maayos. Galit na galit si kuya. Kasi pinapatanggal daw yung ilaw, ganyan-ganyan, bla bla bla. Sabi, bakit daw binibenta kung illegal namang ilagay? Oh, ganyan-ganyan. Eh, totoo naman madilim sa atin, iba sa Pilipinas. Tapos, ayan, ito yung motor ni Mocha. Ayan, ito ho yung HPG chief na bago, nung yung usapan nila. So, dahil ho doon, pinayagan na ho yung auxiliary lights na magkabit dahil sa inilakad mismo ni Madam Mocha. Tapos pinost niya ito. May mga nagalit na kesyo daw, bakit daw kinikredit grab ni Mocha yung pinaglalaban nila noon pa. Sa loob-loob ko nga, sana natuwa na lang man lang kayo. Kasi ang tagal nyo nga ang pinaglalaban yan. Walang nangyayari. Hindi nga kayo pinakikinggan. Tapos ito na nga, tinulungan na nga kayo, sasabihin nyo pa credit grab. Grabe yung utak nitong mga ilang rider na community. Sorry ha. Una-una wala naman sinasabi si Mocha, oy, pasalamat kayo sa akin. Thank you kayo. Walang ganun. Yes, it was blessing in disguise. Bakit? Kasi dahil doon sa nangyaring tinanggalan siya ng sticker, tinawag tuloy siya. Tapos sinabi niya na nga yan, yung mga daing ng ating mga riders, tapos magagalit pa kayo. Kesa na magpasalamat na lang kayo na everything okay na, pinayagan na tayo mag-auxiliary light, nagagalit pa kayo. Wala namang problema kung kanino mapunta yung credit. Hindi sa inyo na, kayo na. Ang importante, nangyari yung gusto natin, napayagan ng ilaw.
Suportado ni Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo ang isinusulong na ituloy-tuloy ang dagdag benepisyo ng mga healthcare worker habang nasa health crisis ang bansa dulot ng COVID-19 pandemic. Author at co-sponsor si Go ng Senate Bill No. 2421 na naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado. Yun. Isinusulong ni Go ang fixed monthly risk allowance sa mga medical frontliners. Fixed monthly allowance, ha? Kung meron man, ha, na talagang sagad sa salita at sa gawa. Actually, mas may gawa siya kaysa sa salita, eh. Si Senator Go, tahimik lang yan. Hindi ho yan mahilig sa pamidya, hindi ho yan mahilig sa interview, hindi ho yan nag-vlogger. Eh, yan ho, tahimik, pero grabe ho ang trabaho ho niyan. Sana ho sa susunod, whatsoever mangyari, yung suporta ko kay Senator Go, hindi ho mawawala. Grabe yan. Susuportahan ko yan hanggang kaduluduluhan ng kanyang political career o kanyang paninilbihan sa gobyerno. Sa totoo lang, in the future, gusto ko yan tumakbong, it's either vice or president. Papayagang bumisita sa Pilipinas ang grupo mula sa International Criminal Court o ICC ayon kay Bongbong Marcos sakaling manalo siya sa halalan. Subalit binigyang diin ito na bilang turista lang at hindi bilang investigador hinggil sa War on Drugs ng Duterte Administration. Sa madaling salita, same sila na sinabi ni Isko, okay lang yung ICC pero hindi pwede mag-imbestiga. Diba? Yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Eh yun din naman ang sinabi ni Isko kahapon. Okay, sige, sama tayo ulit sa ICC pero hindi nyo pwedeng usigin si Pangulo Duterte. Diba sabi niya nga no, tapos nagalit yung mga tanso. Ngayon, hindi na sila makapagalit ngayon. Paano sila magagalit? Ano sasabi nila? Wala. Kasi sinabi na ng amo nila na ganun din ang sagot, eh. Ganyan ho, ganyan ka-double standard itong mga tanso. Kaya ho talaga sa totoo lang silang salot sa Pilipinas, eh. Ulitin ko, yung mga tanso ay hindi loyalista, ha? Magkaiba ho yun. Iba ho ang loyalista sa tanso. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan noon pa, ha? Nung inintroduce ko yung salitang tanso, magkaiba yan. Iba ang tanso sa mga loyalista. Meron mga loyalista talagang gusto nila iboto kasi may dahilan sila. Etong mga tanso, ito yung mga followers ni Sangkay na naniniwala na merong gold. Yan ho yung mga tanso. Ay yung mga tanso na mga bulag-bulagan at saka bingi-bingihan. Magkaiba ho yun. Kasi meron ako mga kilala na loyalista. Sabi nila, oo, hindi perfecto si Marcos, may mga ganito. Pero among all the candidates, sa tingin ko siya na yung pinakamaayos. I have no problem with that. Yung mga ganong klaseng loyalista, na okay, hindi perfecto si Marcos, may mga pagkakamali siya. Pero among all the candidates, siya ang tingin naming mas may karapatan. Okay lang sa akin yun. Ang sinasabi kong tanso, eh yung kahit anong gawin ng amo nila, walang pagkakamali.